Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamang mga patid. Magandang umaga po, Kura. Sa biyaya natin pong may kapal, muli tayo nagkatipon-tipon. At aglayang matibay na pananalig sa Diyos. At itong ihain lahat ng ating panalangin o kahilingan. Malakip ng paghingi po natin ng patawad sa lahat na nagawa natin yung pagkakasal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ginagunita rin po natin ang kapistahan ni San Hilario, isang obispo at pantas ng simbahan at matatag niyang pinagtanggol ang tunay na pananalig sa Diyos sa doktrina ng simbahan ng ating Panginoon Jesus ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Ama namin yung kapangyarihan, matatag sa paninindigan ang obisong si San Hilario ng iyong anak ay naging tao, Diyos na totoo. Pagkalabong ito'y aming maunawaan sa iyong pagsubaybay at ito'y aming mapanaligan kalakip ng iyong katapatan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging aliping habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Dahil ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon,
matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat ng anak ni Jacob sa na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sangsinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nalalatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilipitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinalang kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At agad tipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Pero sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At inipot niya ang buong Galileyang nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Gilig kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos.
Kung napapanood natin sa TV o yung isang pinikula ang ating Panginoon sa mga daily activities niya, yung mga pang-araw-araw na gawain, parang hihingalin tayo, ano? Very fast ang pacing ng kanyang buhay. Nandoon siya sa bahay ni Pedro at Andres, nagpagaling ng biyanan, pumunta doon sa isang lugar, nagpagaling sa maraming may sakit, tapos pumunta na naman sa isang ilang napok, na napakabilis ng mga pangyayari. Parang hindi siya napapagod. Pero ang binibigyan din niya ng diin sa ating ebanghelyo, kahit na very hectic o masyadong marami siyang mga schedule na pinupuntahan, ay hindi niya nalilimutan ang manalangin. Manalangin. At ito yung lalong nagbibigay sa kanya ng lakas, ng inspirasyon para sa mga ginagawa niyang araw-araw. Walang tigil, no? Siguro isipin natin, parang makina, kahit kasi pag mga makina, kahit makina, pinapahinga rin yan, no? Kasi pagka sobra ang trabaho, nag-iinit. Kaya yung mga sasakyan, pagka biyahe ng biyahe, nagpapahinga rin para hindi masyadong maging mainit, baka mag-overheat. E dahil lalo na ang tao. Kaya ang pinakapahinga ng Panginoon, ang pananalangin. Naalala ko yung isang kakilala kong obispo na nakasama namin sa seminaryo. Sabi niya, pagka sa loob ng isang linggo at hindi ako nanalangin kahit sa isang araw, nako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayun. Kaya sa bawat araw, kahit siguro marami tayong ginagawa, marami ising busy tayo, maglaan tayo ng oras o kahit ilang minuto, no? Kasi kuminsan, parang nanghihinayang tayo, di ba? Sayang naman yung oras ko rito, oras ko noon. Kaya, ibis na manalangin, yung iba, tinutulog na lang. No? Kasi, sayang daw ang oras. Kaya kuminsan, pag-araw ng Linggo, mapapansin mo yung mga taong busy-busy, no? Nasa loob ng simbahan nga, pero natutulog, no? Ha? Kasi para bang nangihinayang sa oras para sa Panginoon. Hindi naman ang Panginoon ay nagdi-demand ng so much time o yung malaking oras, ano? Kahit na ilang minuto lang, ha? Kumisan nga, baka wala pang isang minuto yung attentiveness natin, ano? Ha? Kasi kahit nasa loob na tayo ng simbahan, yung iba, ano? Ha? Yung isip, nasa bahay. Ayan, ewan ko kayong lahat. Una, ang isip nyo eh, narinito, ano? Baka nasa bahay, o yung iba, nasa trabaho na. Ha? Kasi may gagawin pa rin eh, may gagawin pa noon. Pero, sumandali tayong manahimik, ano? Ha? Isipin natin pagnilayan. Kasi napakarami nating dapat ipanalangin, no? Kasi palagi naisip natin, ay, ano po ba yung kailangan ko? Ano ba yung pang-emergency? At pag sinabi natin pang-emergency na panalangin sa, alam mo, may sakit, o trabaho,
o na-aksidente, ako, maraming mga ganyang pang-emergency, no? Pero sa araw-araw, pagkatayo nasanay na maglaan ng kahit ilang minuto sa Panginoon, hahanap-hanapin natin yun eh. Ha? Kasi pag hindi natin nadama ang presensya ng Diyos sa loob ng isang araw, lalo na kung sa loob ng isang linggo o isang buwan o isang taon, ako, parang kulang, no? Kaya yung iba, naliligaw na ng landas, umiiba na ng direksyon, para bang sa sasakyan, nawawala na yung alignment, ano? Hindi na natatama. Imbis na diretsyo, paliko-liko na ang ating buhay. Kaya mapapansin ninyo, parang distracted tayo sa lahat ng ating ginagawa. Pati sa relasyon natin sa ating kapwa-tao. Halimbawa, yung relasyon ninyo sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Parang kabisan eh, nagugulat ka na lang. Aba, parang nag-iiba na. Kaya yung ibang mga mag-asawa, nagigising na lang isang araw sa katotohanan na, aba, wala na yung pagmamahal, ano? Wala na yung pagmamalasakit. Parang ginagawa na lang yon para sa anak o dahil sila'y magkasama sa bahay. Pero yung wagas na pagmamahal, unti-unting nawawala. Kasi nga, wala nang direksyon ng buhay. Nawala na yung liwanag. Kaya paulit-ulit nating ibalik. Ibalik natin ang kahulugan ng ating buhay. At magkakaroon lamang ng kahulugan ng ating buhay kung tayo ay kaisa ng Diyos. Kung tayo ay nananalig, tumatawag sa Panginoon. Amen. Mga giliw na kapatid, puno ng pananalig tulad ng mga taong nagdala kay Jesus o nagpunta kay Jesus, mga may sakit, mga inalihan ng demonyo, at hinding danhin sa ating amang nasa langit ang lahat ng mga may dalang hinagpis, paghihirap, at nangangailangan ng kagalingan, ating itugon, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yung mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo po ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. Iligtas at pangalagaan mo kami sapagkat lahat ng aming mapag-asa ay nasa iyo. Sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay upong marapatin ngayong paulakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo ng aming Panginoon. Siyang salitang katuwang magkapiling ng lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugmo para kami sa kapit palayain. Kahit kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunod sa krus ang kanyang mga kamay, ang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Ay kaysa na maanghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ay Espiritu, kaying banal ang mga kaloob na ito, para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, inasalamatan kaniya, hinati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. And then, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang inasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Pagbuyin natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil winarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kayong sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Irenis, aming Obispo ng Tanang Kaparian, nalahanin mo rin po mga kapatid namin ng Himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, ang kaibigan at mga mahal sa buhay na idinadalangin sa misang ito. Gawin kami marapat na pumasok sa buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat kaysa ni San Jose at ang mga banal na namuhay sa daigdig nagkalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sana ang mga
Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Ang kayong inhanda sa maluwalhating pagbabalik ni Jesucristo ang aming mahanunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pagwasanay sa alang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan. Namubuhay ka ng hari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng kanaligan, Panginoon. Hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang inaatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birheng mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Pedro Apostol. Manalangin, o Kare. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, inihiling po namin kami ipagbigyan, pakundangan sa iyong dulot, napakikinabang. Pagkalaw ikaw ay aming patuloy na mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa palang iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Tapos na po ang misa. Babayo tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.